gaano karaming patay yung ano nyo sa isang araw? Kailangan ba talaga? Kailangan maimbala sa mga agad? Lalong tumagal ang oras, mas nahihirapan yung patilasan. May mga umaalulong na aso. Ngayon, tinatanggal po yun, pero ibinabalik din. Saan yung maganda? Ito yung sinasabi. 50 tao ang magagamitan nito. Medyo kinakabahan. First. Patara, doon na tayo sa morgue. May sabon. Ay, may kodos sa may sulok na yun. May sulok na yun. Saan ang patuman ng patay? Ay! Si Master Gala, mag-isang gumagala sa mga sementeryo. Talagang ako honored sa akin dahil kasi this is my first ever na maging dito pa namin ginawa sa cementerio. Ito pakita ko sa inyo, may taga-camera man pa siya. Baka maka-copyright tayo niyan, ha, char. So ayan, umuulan lang, maganda sana sa labas, dapat talagang diyan kami. Gaano karaming patay yung ano niyo sa isang araw? Pinakamarami yung na-receive o na siyam na maghapon. Siyam sa loob na maghapon. Dami. Yung pinaka-konte. Isa ba? Wala. O pa isa. Anong mas marami na ano niyo na encounter niyo, dumarating sa inyo, yung babae o lalaki? Babae. Ay, babae. Usually ano yung sakit? Sakit ba or accident? Kasi karaniwan matatanda lang talaga ang ano. Hindi namang karaniwan may sakit sa puso, kanya, mga diabetic, mga sa buong Nueva Ecija. Hindi po. Bali San Antonio yung pinagagawaan ko. Tapos, kahit saan nag-service kami, kung sino yung tumawag na. Oo, kailangan ba talaga? Kailangan maimbalasan mo agad? Yun ang suggestion. Kung ano yung suggestion? Hanggat maaari po na mabalasan mo agad. Hindi dahil sa gusto mong matapos agad yung trabaho. Kumbaga, iniisip natin yung sitwasyon ng patay. Kasi lalong tumagal ang oras, mas nahihirapan yung patay dahil mas maraming tusok ang nangyayari. Ano pa isang nakakilabot mo na bukod dun sa umiyak na babae? Minsan, pag nagbabalsam ako ng hating gabi, siyempre, tahimik na kapaligiran. Kadalasan, may mga umaalulong na aso. Ngayon, ang mga sabi-sabi ng iba niyan, kapag kami umalulong na aso, merong mamamatay. Pero na-experience ko yun, first time ko na-experience yun, natakot ako. Kasi nga, pagkaalulong ng aso talaga, nakakatakot eh. Last gabi pa, hating gabi, nagbabalas na mo pa ako. Kaya medyo natakot ako nung oras na. Nangingilabot ako. Alam mo yung kwento pa lang, hindi mo pa nakikita yung mismong lugar. At the way kasi na magkwento si Sir Ferdinand, talagang masasabi mo na legit talaga eh. As in, hindi siya katang-isip eh. Magkakaroon ka talaga ng mga imaginations talaga. Na talagang during, habang nagkikwento siya, pumapasok yung storya sa isip mo at nararamdaman mo pa. So, paano yung dinidisinfect? Sunrox, tapos Lysol. Sasabunin? Yung yung mga host na yan. Kalumaan na lang, kaya naging ganyan na itsura. Mm-hmm. Tapos, dito yung pinaka sa dugo. So, pinakamarami nyo nakukuha sa isang tao na tatlong galon. Hindi, kulang isang galon. Dalawa hanggang 3 litro. Depende sa tao. Yung nakukuha niyang pinaka-fluid, pinaka-blood, Tapos ngayon, pagka naman normal lang, minsan dalawa. Alahating galon. Saan yung dinadala yun? Ang morgue kasi is may sariling septic tank, may sariling deposito. Pagka napuno na or what, hindi ba mangangamoy yun? Meron tayong kinasisipsip natin. May kumukuha. Mm-hmm. Saan dinadala kayo? Yun ang dinidispose po nila yun na malamang. Dinabaw sa lupa? Hindi ko lang sure. Pero po pwedeng ganun ang mangyari kasi hindi naman po pwedeng dugo ng tao yun. Ibabaon sa lupa? Pero kasi karaniwan sa ibang kunyari, nag-ano sila, deposito sa ilalim ng morgue. Ano na yun? Lupa na rin po yun.
may doon sa may hukay na sila. Opo. Parang kumbaga kumbaga Pozo Negro, Pozo Negro. Okay. Pero hindi totoo. Anong masasabi mo uli, sir? Yung mga tinatanggal, inaahon daw yung mga internal organs ng mga ano, hindi totoo yun. Hindi po totoo na tinatanggal lang sa karaniwang balsam, ah, hindi po tinatanggal lang internal organs ng isang tao, ng patay. Tinatanggal lang po yun kung nasa category na kailangan siyang autopsyahin. Ngayon, tinatanggal po yun pero ibinabalik din. Pero yung autopsy, yung soko, pupunta dun mismo sa morgue para i-check yun. Okay. At dun na pala mangyayari. May nagawa silang investigation. Mga fingerprint, mga ganun. Tapos, bawal muna kayong pumunta doon pagka ganon, yung mga iba. Po, ang soko is kinakatulong kami sa pagtatagilid ng patay. Kasi pantanggal ng mga kailangan tanggalin sa patay, ayun, kinakatulong po nila kami. Ngayon, iba pa yung mismo medical legal o yung doktor na nag-autopsya. Oo. Siyempre, hindi naman nila pwedeng buksan yun, tama ba? Sila po mismo ang nagbubukas. So, bukod pa yung embalmer, bukod pa dun sa nag-autopsy, tama? Opo. Oh. Ang embalmer is trabaho niya, i-preserve lang yung katawan ng patay. Okay. Yan. Yung regarding dun sa ano, dun sa may inimbalasan mo kung kamag-anak mukha mo, yun yung, ano, nagturo? Ano? Kaway-kaway, baka may isa-shoutout ka, sir. Bali, yung kasing nabalasan mo po ng kamag-anak, first time po sa akin nangyari yun. Oo. Na yung mismong nagturo sa akin magbalsamo, yun din ang pinakakauna-unahan kong nabalsamo na kamag-anak. Kaya para sa akin kasi napakalapit ko na doon sa tao na yun, sa tito ko na yun. Anong feelings? Masakit? Pag ginawa? Sobrang sakit po. Oh my gosh. Kasi inatake lang po siya eh. Hindi mo naman akalain na sa ganung kabilis talagang mawawala na si ito noon. Kaya so, kinalulungkot ko yung story na yan at ako ko master, balang, kumbaga bilang ano dun sa storya na hindi lang naman sa kanya nangyayari. Kumbaga tinatanong lang natin yung experience niya. Kasi mahirap yung kamaster, mismo sarili mong dugo or sarili mong kadugo pala, yung nagturo pa sa'yo sa ganung trabaho. Tapos yung pa yung gagawin mo din sa gagawa kasi sa kanya. Nagbibiroan pa nga po kami kasi na-accidente ko last year. Sa motor na yan. Oo. Huwag kayo kang mag-iingat sa pagmumotor mo, sa pagkain mo. Pagka nauna ka, ako magbabalsa mo sa'yo. Hala. Oo, oh, ganun ang biroan namin. Okay. Eh, nung ano na, nangyari nga po yun, eh, yung mismo kasawa niya, Tita Josie, ako rin ang pinagtiwalaan na magbalsa mo sa kanya. Si hindi mo tinanggihan ang una? Hindi ko tinanggihan kasi, kumbaga, tiwala naman tayo sa naging pagkatrabaho natin. Kesa yung iba ang magtrabaho, ako na lang. Para makasigurado. Yung sakit nun kamaster, no? Yung mismong kamag-anak mo, gagawin ko. Ako na, imagine ko kung lola ko, tapos ganyan ang work ko, tapos ako mag-imbalso mo sa lola ko, ipapasa ko na lang sa iba, di ba lang gumastos? Hindi ko kaya. Pero ikaw kinaya mo talaga. Pero may chance, mayroon naman nagsasabi. Paano yung iba nagsasabi na bakit hindi nyo na lang ipina-imbalso mo sa iba? Ano yung masasabi mo din? Yun nga yun, sa tiwala. Yung tiwala, yung kasing nakita ko sa asawang babae, kay Tita Josie, yung way nung naging salita niya sa akin, talagang tiwala siya sa gawa ko. Kaya kahit talagang lakas ng loob, talagang gusto kong umiyak nun, kaya lang hindi ko na ginawa kasi nga, hindi ko magagawa ng para ko, para din lumakas din, kasi baka mamaya, ikaw din yung ano eh, imbis na ano, lumakas yung loob din ng namatayan. Ano siya, kapatid ng papa mo? Yung namatay. Yes, kapatid ng dad. Ang hirap nun, guys. Usually, sir, gano'n po katagal inaabot ang pagpaprocedure ng embalsam mo sa isang tao? Minimum is 2 to 3 hours. Ah, so nakatayo ka lang nun. Hmm. Paano pagkakain ka, break time? Hindi ka ba nandidiri? Bali, ang nangyayari kasi wala nang break time. Tuloy-tuloy po yun. Paano pag naiihi ka? Ayun. Hugas kamay, gano'n. Hugas kamay, tas CR, ayan. Pero pagka kakain talaga, after na lang na makapag-imbalsam. Ah, hindi ka before? After. Karaniwan after. Ah, karaniwan kasi after? Kasi syempre doon kapagod. Masarap kumain, di ba? Hindi ko yata kayang ganyang trabaho, pero ito, marami nagtatanong din sa ibang katulad mo. Wala ka bang plan na mag-change of mind or change of work? Wala pa po akong naging trabaho noon. Talagang after kong mag-aral, talagang punerarya na po ang pinasok ko dahil
Kumbaga, sa family. Oo, family, talagang sa pamilya namin, talagang punerarya ng nakagis ng trabaho eh, hanap buhay. Kaya, ito, nung nabigyan ako ng pagkakataon na mapag-aral ng embalming, talagang minahal ko yung trabaho ko na to. So, wala ka ng plan mag-change ng, bawa mag-abroad or... Yung sa pag-abroad, or, pwede naman, kaya lang. Oo. Siyempre, nangangarap tayo magkaroon din ng sariling punerarya. Ha, gusto mo rin talaga? Talagang nangangarap tayo na para kung ano man yung... Kumbaga, ayoko mawala sa line. Sa line namin yung ganitong trabaho. Sa personal na pananaw mo, ang Nueva Ecija talaga, para siyang, kung totoo siya, marami ditong murang service. Mga service, mga funeral homes. Ah, okay. So, yun ang pananaw mo na parang ang capital dito ng Philippines ng mga murang mga services, mga barong, mura din dito. Oo, maraming paggawa dito ng barong. Mga barong. Tsaka mga ataol. Ataol sa Pampanga, diba? Pampanga, ataol. Ah, doon din kayo kumukuha sa Pampanga. Ano lang sila, nagde-deliver lang sila. Pinakamaganda na karo yun. So, ito yung pinakakaro ng patay, mga kamaster, pagdating natin dito sa purinarya, mismo sa may morgue. So, ito sir, yung mga kabaong na kumbaga yung depende sa service, no? Yung isasama sa service. Okay. Asan yung maganda? Ito yung sinasabi mong magandang karo? Ito? Hindi natin papakita yung plate. Pwede makita to. Ang ganda, guys. May wifi? Ang basa ko, BBT pala. Ano yan? Variable bulb timing. O, diba alam ko yan? Ano yun eh? Nag-ahintay ko ng sasakyan dati. So, ito. Silipin natin. So, ito guys. Makikita nyo yung pinakano, ang ganda ng kanyang, hindi natin ito papakita yung pangalan na. Ang ganda ng kanyang ano, yung pinaka service, no? Ito to. Ito yung lagayin ko. Okay. Ah, ganyan palang karami ang tourmaline. Nakakailang ganyan kayo sa isang... Sa isang ganyan, pinakamarami na yung 50 minuto patay. Na tao, yung patay. 50 tao ang magagamitan nito. So, ano yun nandito, sir? Okay lang ba? Ay, mga 30 lang po yun. Medyo kinakabahan. First. Wala namang multo dito, sir. Ay! Ah, ito yung PPE. Ano yung PPE? So, ito guys. Ah, ito yung mga ano, caskets na mga available talaga na ilalagay sa ano. Dito isa sa papasok. So wala kayong kababalaghan na na-experience sa mga loob ng Onariga? Nangyari nga pala yung dati. Biglang umilaw, may ilaw ko si loob yun. Hindi siya gumagana dahil hating gabi. Oo. Biglang umilaw yung loob. Pero nakapatay yung makina? Oo, nakapatay yung makina. Medyo sumasakit yung ulo ko. Tara, doon na tayo sa morgue. Bakit ako kinakabahan? Pero first time ko kasi. Teka. Ito na guys, yung morgue. Parang ayokong pumasok, natatakot ako guys. Pwede ba? Ito yung kauna-una akong pagpasok sa isang morgue. Kasi yung lola ko yung actually nung namatay siya. Hindi ko pa na experience yung nakita man lang siya sa morgue kasi sa bahay na din sinervisan.
naamoy ko parang ano, amoy sabon. Amoy Mr. Clean, char. Mr. Clean baka naman. Ah, dito, malinis naman pala, ganyan lang. Tapos, pag mga bata, inaano pa rin. Inalagyan pa rin ng something. Or inaano. Yung iniimbalsa mo pa rin pag bata. Hindi na. Pagka isang taon pa ba? Depende sa katawan ng bata. Kung talagang malaking bulas siya, kaya kargahan ng formalin sa ubat, babalsamin natin. Pero pagka talagang maliit. So, kailangan nakasarado talaga to pag nag-ano kayo, nagpe-perform o nag-aayos? Dahil meron naman tayong exhaust fan. Exhaust fan. Mas dito. So, ilan yun? Ilang taon na itong parinaryo na ito, sir? Matagal na ito. Hindi lang siguro, kulang 3 taon. Oh, pati itong stainless na ito? Matagal na dito? Or iba dati? Iba po dati, bago na lang po ito. So, ayun o. Ay, headlock. Ano tawag dito? Headlock. Pinakaunan ng... Pinakaunan. Diyan ipapatong. Okay. So, ito na mismo. Maliit lang din pala. Ano? Maliit lang. Pababa. So mapapansin nyo guys, pababa yung kanyang pinaka ano, pinaka daluyan ng mga fluids niya sa katawan. Kasama na yung dugo dun. Diyan papasok sa ano na yan. Sa pinaka tubo. Ayan, may tubo. Diyan pala yun. Tapos may septic tank sa ilalim. Diretso po yan, gandun sa may gagawin niya. Okay. Ganun pala. Wala naman akong na-feel na medyo, syempre first time, naninibago lang tayo guys. Tapos, ikwento mo nga saglit yung narinig mo rito na umiyak. Ayun, habang ito ako ng operation. Ating mabin nun, tapos alapin mga gamit na yun. Sasakyan naman nakaparado dyan. Ngayon, nagbabalsam mo ko. Nung gumagawa ako, nakarinig ako ng ingay sa side na yun. Hindi ko napinansin, pero narinig ko doon sa may sulok na yun. May sulok na yun sa may pinaka-poste ng gate. Yun. Dire-direto kasi nga hating gabi. Minsan kasi pag hating gabi, hindi na binubuksan yung ilaw na yun. Kaya madilig talaga yung labas na yun. Ito lang ang hindi gabi, mismo morning. Kaya nung narinig ko yun, medyo napa-atlas tayo kasi nga talagang nakakatakot naman. Bigla kang may marinig na umiiyak na nakakatakot. Kaya yun. Tapos yung... Yung hindi mo makakalimutan. Isa sa hindi ko makakalimutan. Ay yung pinagbabalot. Ba't pinagbabalot yung... Pinagbabalot ng patay yan? Bakit? May mga patay kasi manas. Hindi naiiwasan ng tumutulo talaga. Para maiwasan yung ginagamit na natin. Ah, yung tumutulo. Hindi, di ba sabi mo sir, ito naman direct to the point dun sa ano sa may butas. Ha, para hindi lang siya kumatas or what? Kasi yung tubig ng manas is hindi talaga nakukuha yan kapag binabalot sa mo. In case man na may kumatas, nakaalala yung itong plastic na nakabalot sa buong katawan. Medyo graphic talaga. So, walang ilaw. Bayan, parang nakakatakot naman. Kailangan natin ng flashlight, guys. Ito na yung mismong patungan ng patay. Oh my gosh, ba't walang ilaw? Ay! Ba't biglang nagka-ilaw? Ikaw pala, sir, binubuksan mo. Hindi ka nagpapaalam, sir. Ano ba naman yan? Nakakakaba. Hindi, maganda. Bukod sa pag-support sa kanya, abangan nyo po yung ating bagong vlog. Oo, dahil pupuntahan po natin yung isang abandonadong tawag dito, porenaria. Ano yung maalulong? May maalulong, pasensya na. Pupuntahan natin yon ng gabi, yung abandonadong porenaria. Pero hindi ko kaya mag-isa doon. Kailangan may kasama ako, mga kamaster. Comment below po, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Gawa ka din ng Facebook page meron mo, po, sir. Meron po tayo. So, ilalagay na rin natin yung mga social media accounts ni Sir Ferdinand. At sana supportahan nyo rin siya. Maraming salamat, sir, sa pagtitiwala, sa pag-share ng story mo. Alam mo naman na talagang first time ko din. Oo. Talagang sinasamahan niya ako doon, din natatakot niya ako doon sa may part na ano, na
Which is hindi naman talaga, normal naman matakot, pero mga kamaster, ang buhay natin talaga, hindi dapat talagang, kumbaga ang reality nandyan, pinaghahandaan lang, at syempre, hindi dapat kinakatakutan. So, bye! Thank you for watching! Sir, at kung nag-enjoy ka sa panonood ng ating video, ay huwag mo po sana kalimutang mag-like, share, subscribe, at syempre, i-hit ang bell button para po sa mga updates natin. So hanggang dito na lang po. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, or subscribe for more videos and follow our Facebook page at Real Master Gala. Click the link below.